Ganyan no ang senador natin ngayon. Walang ginawa kung hindi magdilig kasi pandemya, may dahilan silang tumambay sa bahay nila, di ba? Tumantuwa na yung mga official natin, oh, na mga tumatambay lang sa bahay. Tambay muna! Tara, dilig-dilig muna tayo. Plantito, plantita, plantite. Ganun-ganun muna sila, di ba? Tuwan-tuwa sila. Oh, plantito, plantita, plantito. Oh, di ba? Tuwan-tuwa sila. Oh, tapos, ay. Senator, bakit si Bonggo lumalabas? Bakit si Bonggo lumalabas? Hindi pwede yun! Magmumukha kaming tanga! Kami nasa bahay lang nagdidilig, tapos si Bonggo na umiikot, tumutulong sa tao. Hindi pwede yun, hindi pwede. Hindi pwede yun. Tweet tayo, tweet. Oh, hindi na dapat, sandali. Ano ba ginagawa nila dito? Nag-opening sila ng ano, ng mga dagdag na kama sa mga ospital? Ay! Isipan ko ito ng negative. Ano kayang negative dito? Ay! Ito. Bakit nag-ribbon cutting? Pampatagal ng oras, ribbon cutting. Ganun yung mga politiko na yan. Ha? Ricardo Rafael Marcelo, salamat po. Ganyan yung mga... Oh, tingnan mo ha. Ganyan yung mga senador natin. Siyempre nga naman, kawawa nga naman sila. Isipin mo, yung isang senador, nag-iikot talaga siya, tumutulong sa tao. Mapapahiya naman yung ibang mga kasamahan niya. Natatamad-tamad. Yung mga tambay-tambay lang. Mapapahiya naman sila, di ba? Ayan. Grabe, iba talaga. Nasa rooftop si Madam. Alam mo, ito. Ito may kwento sa akin yung kaibigan ko. May isang akong kaibigan na sobrang yaman. Sobrang yaman ito. As in, sa sobrang yaman ito, producer ito. Oh, ganun kayaman. Alam mo kung gaano kayaman. Ito ay nagdadala lang naman ng mga K-pop artist sa Pilipinas. Ganun kayaman. Ganun kalupit. Ang sabi sa akin, kwento niya, meron daw siyang mga kaibigan, di umano, na pag nagtayo ka ng building dyan sa Makati, kailangan may opisina. May opisina daw dapat ang pamahalaang lungsod. Oh. Ganun kalupit. Ibig sabihin daw, kailangan daw pag nagtayo ka, sabi lang naman, kwento lang naman, di umano. Ha? Na pag nagtayo ka daw ng building dyan sa Makati, kailangan may opisina di umano, ha? Ang pamahalaang lungsod. Sabi, kwento lang naman ito. Hindi ako sure dito, ha. Sinasabi ko na kagad sa inyo, hindi ako sure. Kinwento lamang ito na isa kong reliable friend na sobrang rich. Tapos nung nakita ko ito, abay, may naalala ako. Naalala ko yung kwento niya. Talagang may rooftop. Oh. Saan kayang building yan talagang may rooftop sila, oh? Hindi naman siguro mababaya kasi medyo mataas-taas naman tingnan. Oh. Saan building kaya yan? Saang mansion niya, Nancy Binay? Nako, hindi natin alam ha kung saang mansion ito, Nancy Binay. Yan ang nakakainis. Alam niyo kung bakit? Yan yung mga taong pumupuna sa mga masisipag nating mga opisyal. Pinupuna, sasabihin, walang kwenta yung ayuda, sasabihin, may ribbon cutting, bakit kailangan pa nun, sasabihin, kulang-kulang ang ginagawa ng gobyerno. Pero in honesty, nasa kanilang mga lungga lang sila.
at nagtitweet lang sila. Ganun lang naman ang ginagawa nila. Pero nagagalit sila doon sa mga opisyal na nagtatrabaho. Doon ka mabibuisit, di ba? Doon ka mabibuisit. Kaya naman nakakainis dahil sana man lang tumahimik na lang eh. Hindi naman kayo pinupuna sa ginagawa ninyong tambay-tambay sa bahay ninyo. Yung hindi nyo yung paglalabas, natatakot kayong mamatay sa labas. Natatakot kayong mahawaan. Naintindihan naman namin yun. Naintindihan naman namin mga Pilipino kayo na mga takot kayong magtrabaho sa labas. Takot kayong mag gumalaw-galaw. Naintindihan naman namin yun. Pero ang sana lang naman, Madam Nancy, sana lang naman, huwag nyo nang punahin yung mga taong nagtatrabaho. Kasi nagtatrabaho na nga sila eh. They are risking their lives para ho makatulong sa mga Pilipino. Si Senator Bongo, kaliwat kanan, pinupuntahan niya kahit basta may sunog, pupuntahan niya, mamimigay siya, tutulong siya. It's beyond his work. It's beyond his duty as a senator. And yet, ginagawa niya kasi gusto niyang madama ng tao yung kalinga ng ating Pangulong Duterte. Dahil alam naman nila na pag si Senator Bongo nagpunta doon, para na rin si Pangulong Duterte nagpupunta. Nagbibigay kalinga na yung tao, pupunahin niyo pa. Tumutulong na, sasabihin niyo, pinupolitika pa. Sabi nga, di ba, ganyan din nangyari kay Congressman Mike, di ba? Keso, yung pamimigay daw, pamumulitika sa Quezon City. Di ba? Keso namumuliti ka daw. Sabi niya, di mamuliti ka din kayo. Kung ang definition ng pamumuliti ka ay pagtulong sa kapo, di gawin din ninyo. Hindi yung takot kayo dyan lumabas, takot kayong mahawaan, takot kayong mamatay. Tapos sasabihin ninyo, pinupuliti ka lang nung, pinupuliti ka yung mga tulong. O, di ba? Si Nancy Binay, oo. Grabe. Ito, bibigyan ko kayo ng isang example pa. Ito. Yan, example. Okay, kanina pinos ni Mocha yan. Tapos i-share natin yan, di ba? Ayan, kasi papaliwanag natin bakit to siya nagmotor, ha? Alam nyo, bago pa ho magkaroon itong mga ECQ na ito, bago ho magigpit nung lumuwag na, si Mocha po ay nag-aral magmotor. Kasi ho, sabi niya nga ho, kailangan matutun siyang makapag-isa, makaikot mag-isa ng mabilis kasi paano daw kung sakasakaling hindi available yung driver. Minsan yung driver, di ba, minsan nagkakasakit din. O di kaya, lalo na ho ngayon, may COVID, di ba? Hindi naman natin pwedeng iasa lang lahat. So, kailangan mas makaikot siya ng mabilis. So, kaya ho siya nag-aral magmotor. Para mas mabilis niya maikot yung mga iniikutan niya. Kasi iniikutan niya lahat ng mga OFW eh. Pag may problema. Kasi minsan yung alam naman natin pag may problema sa OFW, kasi tanda ninyo pag na-quarantine sila, hindi lang naman ho ang nakabantay doon yung OWA, nakabantay din po doon yung iba, Bureau of Quarantine, may mga iba pa hong nakabantay. So para ma-attendan niya yung mga problema, pinupuntahan niya ho. Kaya ho siya nag-aral ho siya ng pagmotor bago siya, ito papakita ko sa inyo, ko lang papakita ito ha. Exclusive. Nag-aral ho yan, bago ho yan magmotor. Ito, pakita ko lang ha. Sandali. Exclusive dito. Dito nyo lang makikita. Andito po tayo ngayon sa Camp Caringal para sa ating Executive Motorcycle Class. So, nag-aral po mismo siya sa HPG ho. Before ho ito ng ECQ ha, hindi yung ngayon, baka sabihin nyo ngayon na naman yan. Before po ng ECQ, nag-aral po mismo siya para talagang mas matuto siya at makaikot siya. Exciting! Tara!
I take this opportunity to thank all the distinguished participants of this AMRC class, like Yusek Mokosun, Ma'am. Your father give distinction and highlight the goodness of AMRC. So ngayon na po ay official opening nitong executive motorcycle riding class. Reception rights na daw. Excited ako kasi matagal ko nang gusto to at nabanggit nga kanina na maganda ito. Maging paalala din sa lahat ng mga riders, okay, yung mga safety protocols at yung pag-iingat sa kalsada. Sabi na naman, bakit kumikembot, kembot? Nagtaka rin ako dyan eh. Tinanong ko rin dyan eh. Bakit kumikembot-kembot kayo? Anong meron? Ano? Sasayaw ba kayo? Hindi. Kailangan daw pala pagka nagmumotor ka. Hindi, ganyan ko lang nalaman yan. Medyo sumiswing ka para pagka ganun. Baka kala nyo yan lang ang ginawa ah. Hindi ko para kumembot lang dyan ah. Hindi lang ako kumikembot ang ginagawa dyan. Panoorin nyo pa. Hindi pa tapos kasi bumabanat na kagad kayo. Nararamdaman ko na binabanatan nyo na yung kembot-kembot eh. Ay, mas magaling pa pala ako kumembot sa kanila. Ay, bakit nakatagilid magmaneho ng motor? Ano yung ginawa niyo kanina? Ayun, yung ano proper position ng pagsakay, di ba? Para saan yung kembot-kembot? Kasi hindi gagamitin mo sa pagmaniobra ng motor mo. Kaya dapat lambutan mo yung bewang mo. So sabi ko nga, para ba itong belly dancing? So ganun, kailangan mas malambot, mas maganda, mas safe. Kaya pala yung mga HPG, no? Yung mga HPG, di ba? Pag nagsarsada sila, gumaganong-ganong sila sa karsada, ang training pala kasi nila talagang kumikembot-kembot yung mga HPG. Di ba pag nakita nyo sa kalsada, kumikembot, tumatayo-tayo pa yun, nagong-ganong-ganon. Yung palang purpose nun. Yung pagbagsak, proper form din yun ng pagbagsak. Huwag mo rin itutukod yung siko mo kasi may injure ka. Ay, ganun pala yun? Di ba tapos pag nababagsakan, ayan, nababagsakan. Ay, ganun. Kailangan pala hindi daw itutukod para ulo mauna. Ay, hindi. Bali ko yung tinuturo ko. Huwag ko kayo maniniwala. Kahit yung pagbagsak mo ay safe ka. Ngayon, ito na yung tinatawag nilang gapang-gapang. Nagapang ka sa ilalim ng motor. Para pag may nang ambush daw, gagapang ka sa ilalim ng motor. Ganun pala yun, ha? Tapos mag-una mo yung kamay mo, ma'am. Sige, ma'am. Hilayin nyo na sa ilalim mo, ma'am. Ma'am, slide mo na. Yeah! Hilayin nyo na sa ma'am. Nice one, ma'am. Ako, ma'am. Yung mikropono, masisira! Training pa naman sana ako, ayoko na. Nagapakan pa lang nagaganap dyan. Ayoko na. Bawal ang malaki etsan dyan. Kasi gagap, ay. Wala akong minaparinggan na. Ako ho yun, ha. Ah, okay. Yun na ho yun. Okay, yun lang ang pinanood ko sa inyo. Para ho makita ninyo na
inaral ho talaga ni Mocha yan para ho eh talagang makapagpaikot ho siya ng magpagpaikot. Makapaikot ho siya sa mga trabaho niya ho kasi tulad nga ngayon eh kailangan niya mabilisan eh hindi ho pwedeng makalabas yung kanyang driver dahil meron nung inaalagaan. So siya na ho mismo ang nag-iikot-ikot sa mga para magawa niya yung kanyang trabaho. So sabi ko nga sa kanya, ay very nice, palakpakan. Pero siyempre, yung mga dilawang tae, tsaka yung mga katulad ni Madam Nancy Binay, may masasabi na naman na masama sa mga opisyal na nagtatrabaho. Sigurado tayo dyan, sigurado! Sigurado ako na meron talaga masasabi na naman silang masama. Kahit nag-i-effort na yung tao, meron pa rin silang masasabing masama.